ba yung minsan gusto natin kumain ng simpleng merienda lang? Na simpleng-simple lang din yung mga ingredients na gusto nating ilagay. Kaya naman, alam ko marami na sa atin nakakaalam kung paano magluto ito. Pero ito yung kadalasang piniprepare ko o way na pagprepare ko ng turon. Gumamit lang ako dito ng hinog na saba. Depende na sa iyo kung gano'ng kadami ang gusto mong iprepare sa pamilya mo. Pero ako ay konti lang kasi konti lang talaga kami dito. At syempre, gagamit ako dito ng dark brown sugar. Pwede ka rin gumamit ng muscovado sugar para mas malasa or yung cocoa sugar. Be very generous sa paglalagay ng asukal kasi ito talaga yung nagbabigay ng sarap at lasa sa ating turon. Alam nating lahat yan. Mas madaming asukal at talaga namang mas masarap ang kalalabasan ng turon natin. Pagulungin lang natin yung saba sa ating asukal at balot na natin sa ating lumpia wrapper. Wala akong mabili ng bilog na lumpia wrapper sa palengke, kaya ito na lang na kadalasang nabibili sa supermarket ang ginamit ko. Pareho lang naman sila. O diba kung minsan gusto lang talaga natin yung mga simple lang, walang ibang mga rekadong nilalagay. Pero syempre kung ikaw gusto mo yung mas special pa yung turon mo, pwede mo lagyan ng ube, pwede mo lagyan ng langka. Depende na sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero sa bahay namin, ito lang talaga yung gusto namin. Simple lang. Asukal, saba, at saka rubber lang talaga. Tapos iprito mo. Yun na. Sold na kami dun. Tapos sa pagbabalot naman, alam naman na natin lahat yan. Depende na sa'yo kung paano pagbabalot pa yung gusto mo. Pero ganito lang yung paraan ko ng pagbabalot. Gumamit ako ng tubig para i-seal yung edges ng ating lumpia wrapper. Pero pwede kang gumamit ng egg wash or pwede yung flour at saka water mixture. Depende sa'yo, pero sa akin tubig lang nagdidikit naman na, so okay na. Kapag tapos natin ibalot yung ating mga lumpia or turon, ay ipirito na natin sa mainit na mantika. Minsan or kadalasan, pag marami kami sa bahay, gumagawa ako ng maraming batch tapos ilalagay ko sa Ziploc bag tapos i-freezer ko para anytime na gusto namin o mag-grate kami ng turon, eh meron na kami agad na ipiprito. Kayo din ba kagaya ko na favorite din yung malutong na part sa dulo, yun ang kadalasan na kukuli talaga kayo. Tsaka ako as a mother, natutuwa ako pag kinukwento sa akin ng anak ko na sa school nila, may nagtitila ng turon, may nagtitila ng balanakyo. Kasi parang ito yung mga pagkain na hindi na nila typical na nakikita o nakakain regularly. Pero pag pinibenta sa school, natitikman nila. Kaya pagka may chance at meron kami mga ganitong saba sa bahay, eh ginagawan ko din siya para kahit paano hindi niya makalimutan yung lasa. Sana'y nagustuhan niyo ang ating napakasimple at napakadaling paraan ng pagluluto ng turon. Happy cooking! Happy eating!